lost items will not be responsible by our team, so please check your items before leaving. Then lastly, please refrain from moving your chairs anywhere else. Kuya Sam. So good afternoon once again. I'm just going to give you a background about our play. So our play entitled Ang Mananayaw was adapted from one of the written works of Mr. Alberto Florentino Jr. So this is a story of typical Filipino family who struggles in the harshness of poverty. So in here, the father who thought that he can decide all the things that can make this family work, but in some instances he wants to let his youngest daughter to work in a club as a dancer. So ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy watching. Kaya kung ibigay mo na lang sa kanya yung 3,000 piso, pagkatapos
isang langis, itira mo sa iyong sarili. Lumabas ka, manood ka ng sini, o bumili ka ng isang boteng beer. Ay, natitira sa ang puso sa naman yung pagkulta. Tony, anak, alam ko naman na hindi mo pa nakakalimutan. Nakakalimutan ang maliit kayo. Na, ano yung kitang binibigyan ng pera mo? Para naman kapunta ko sa sinihan. Tagal na mong tay. Yun pa'y bago pa magkaroon ng digmaan. Simula mo, hindi ka na nagbigay ng isang sentimo. Paano ko naman gagawin yun, anak? Hindi na ako nabigyan ng isang pagkakataon pang makapagtrabaho muli. Ang sabihin niya tayo, ayaw niya talaga magtrabaho. Ang dami-dami ng pagkakataon ibigay sa inyo. Gosya, sige. Kung mabibigyan pa ako ng isang pagkakataon kung makapagtrabaho muli. Titignan ko kung isang pagpakong lakas. Sa ngayon, kakatawa kong bibigyan yung isang dami sa usapan na naman. Gosya, ito. Maraming salamat, anak. Ubulin niyo lang sa kanilang bagay at ito lang sa buo kanta. Oo, huwag kang magalala. Paano mo na naman nalaman yan to? Paano ko nalaman? Nakita ko kayo tayo. Nako, hindi yan totoo. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag ka na magkailay. Tayo, kitang-kita kayo ng dalawang mata ko. Katuwing makikita ko naman kayo sa ibang lugar, lahat ko naman sasabihin kayo. Paano ko naman gagawin yun? Wala naman akong dalang pera. Ano nga bang ginawa niyo tayo? Wala. Nausap ko lang yung namin ang bat. Bakit? Bibiling niyo ba ang negosyo mo? Hindi! Gusto ko lang may pasok si Ninita. Ano? Pagpagtrabaho sa kanila. Si Ninita? Ano sabi mo? Tama yung narinyong yung dalawa. Pagpagtrabaho siya sa kanila. Ay, nababaliw mo ba kayo? Ako? Nababaliw? Kung magtatrabaho siya doon, makakakita siya ng 300 isang araw lamang. Ngayon, sabihin niyo sa akin, kailan mali ang bagay na yun? Ay, alam niyo ba kung ang klaseng lugar yun? Alam ko, punta ako doon sa isang beses. Anong ginawa niyo? Uminaw. Siyempre, paglandian din sa mga batang babae ko. Ayun na yun. Sabi ko naman! Uminom at paglandian. Bakit, Tony? May iba bang maaari mong gawin doon? Sabihin mo naman sa akin. Marami akong malakpagpag sa luwan na yun. Kung ano ang maaaring gawin doon, kaya ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi na narapat si Nelita sa luwan na yun. Wala kahit sino mag isa't yung babae. Pwede siya doon. Bakit, anak? Ang lugar na yun ay isang masamang lugar? Opo, Nay. Isang lugar na puno ng kasalanan. Pagkakot na ako eh. Ang sayang may tinapang pagkain. Sige lang, anak. Hindi ko alam! Hindi ko alam! Pagkakalala!
Sa isang department store o sa isang restaurant? Sa department store naman ngayon, sa restaurant! Oo, kahit saan na pwede magtrabaho si Ninita. Tomas, bakit di ka na lang tumigil sa paghahanap ng trabaho para sa anak mo? Di na lang kaya ka magtrabaho! Ising, alam mo naman na matanda na ako at mahina. Sandali! Matanda! Mahina! Bahay. Nasaan siya? Pumunta siya sa bayan. Kailangan ko siya.
Kaya mo bang maglakad habang ganyan ang suko? Oo, oh, ano lang bang Tomas? Paano ba ako nakarating dito sa tingin nyo? Sige nga, subukan mo maglakad ng konti para makita ng akin sa'yo. Mang Tomas naman ako, Mang Tomas. Sige na, di ba sabi mo naman sa akin na tutuwaan ko kung paano si Mayaw? May sinabi ba kung gano'n, Mang Tomas? Sige na! Sige na, madali na naman ako matuto. Gusto mong matuto, Mang Tomas? E di sumama ka sa akin ay was ng alas 8, alas 7 sa bar. Doon, tuturuan kita, tsaka hindi ko malang tugto. Sa bar? Hindi na lang dito na lang. Ano ba, Mang Tomas, bitawin mo nga ako? Ayoko! Sige na. Ano ba, Mang Tomas, bitawin mo nga ako? Ano ba? Madali na naman ako. Bakit ako? Sige na, doon natalay sa tuli. Bitawin niyo ako, Mang Tomas, ano ba? Narinig mo. Thank you.
yan. Thank you.
Palawak ka pa ng imahinasyon. Rita, sandali! Magyo ako, pigilan! Umalis kitay! Rita, anak, hindi naman kita pinipigilan. Ayaw ko lang na umalis ka mag-isa. Mas lalo ang inong inay. Mag-aalala siya kung nabalitaan niya ikaw lamang ang pumunta doon. At anong gusto niyong mangyari pa ngayon, itay? Isama sa akin ang demonyong batang yun! Hindi, anak. O, oh, andyan na si Ninita. Ninita, alin ka dito. Ikaw ang sasama sa atin mo ngayong gabi lang. Itay, si Ninita! Huwag kang dito. Sige na. Pag... Sige na, ako ang tatay mo. Sige na. Sige na. Magbihis ka na doon at sasamahan mo yung ate mo. Isa! Sige na. Sige na. Sige na, gumagabi na. Alam niyo ba kung ano ginagawa niyo? Alam ko ang ginagawa ko. At saan napigilan niyo sa akin talaga? Sasama niyo ba si Ninita? Ngayong gabi lang naman. Ngayong gabi lang? Ay, kinala ko kayo. Ngayong gabi siya nasasama kay ate. Sasama na daw ako tuloy. Nasa tuloy na siya sumayaw tulad natin. Ay, nako. Kung pwede kay Rita ang pagsasayaw, pwede rin yun kay Ninita. Alam ko noon pa man. Gusto niyo na talaga isama si Ninita kay ate. At ito ang pagkakatawin niyo yung tayo. Anong ibig mong sabihin? Ah! Anong ibig mong sabihin? Pinalaki kita? Ganyan ba kita pinalaki? Hindi kita pinalaki na ganito para ganyan mo ako, ah? Alam kong kayong nagdedesisyon para sa pamilya ko. Pero ito, anong klase kayo, mama? Panigurado na kapag may pupunta rito. Abutan kayo ng pera. Hayaan niyo silang umalis. At sila ang kapalit. Ay makahawak lang tayo ng pera. Lahat gagawin niyo para sa pera. Hindi kita pinalakan yung ganito, ah. Ngayon, magbihis ka na tumalis dito sa bahay na to. Wala kang kwenta, anak! Alis! Tony! Tony! Ano naman ang ginawa mo? Wala! Ano naman ang ginawa mo? Wala! Kasi yung anak mo! Nag-ibig ka? Hindi ka pala mabuti. Sabi mo, tapos anak ko siya! Di nga ako tinuring na, ama. O, mga anak, bilisan niyo dyan. At gumagabi na. Ano ginawa niyo sa akin? Sabi nila, ako marasama kay ate. Ano ginawa mo sa anak ko? Sasamahan ng ate na ngayong gabi. Anak, ang pinigilan ko, tatay mo!
We are live watching ang mananayaw. Oh, Diyos ko! Ano ba nangyayari sa pamilya ko? This is the reality of life. As you can witness the struggle we rent. Yes.